So yun guys, magandang araw ulit sa ating lahat, Aldrin here. So basically today, i-share ko lang tong platform na to at namimigay ito ng 100 USDT New User Bonus. No? So before tayo mag-start, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito guys sa channel ko, feel free to subscribe. Kasi nag-update ako dito ng mga technical analysis, no? It's pretty basic lang. And then on top of that, nag-share din ako ng mga free crypto, bounties, and airdrops, no? So basically, yung official link ay nakalagay naman sa description ng video na to. So feel free to participate lang. It's totally free. And yeah, i-share ko lang din yung mga short description and the information about this exchange, no? So eto, Bingbon. At kung meron na kayong account is, yun, bibigyan ko lang kayo ng ideas kung paano siya nag-work. So na-establish siya way back April 2018. Based to sa Singapore, no? It's a social trading platform and allowing users to trade contracts of popular cryptocurrencies, global indices, forex, and commodities. So makikita naman natin yan sa pinaka user interface niya. So dito, ayan, crypto, indices, commodities, and forex, no? So ayan guys, last year, 2019, so, ito si Bingbon, no, is na-secured yung 10 million HKD investment from Grand Shores Technology. Bingbon has an MSB license for United States, MTR license for the EU, and Astrak license for Australia, no. So, yeah, yung key features naman niya, guys, is lightning fast trades, a variety of trading categories including crypto, forex, global indices, and commodities, no. Yeah, I just wanted to clarify, guys, na this is not a financial advice, no. Consider this video as a tutorial purposes only. We don't offer any investment advice on this video, no. So, hence, crypto naman, guys, yung mga available dito for deposits and withdrawal is andyan naman nakalagay. Ayan. So, BTC, USDT, Omni, Ethereum, USDC. And mamaya ipapakita din natin yung mga customizable take profits and stop loss, no. So, maliit lang din yung fees niya. So, something like 0.045% sa crypto at sa iba pang mga trading pairs kagaya ng indices, commodities, and forex is 0.03%. So yeah, coming soon nila, they plan na more trading pairs, no, in the future. So listing sa CoinMarketCap and CoinGecko, full trading view integration para mas makita natin yung charts na naka-integrate din dito kay Bingbon, and expansion ng copy trading nila. So ito pala guys, it's a first time sa cryptocurrency industry trading na nag-offer sila ng copy trading sa mga users, na users can copy trades and pay an 8% profit share, no? So eto, from the net profits of trades made during the day. So makikita naman natin guys dito yung mga listed traders, and yeah, dito sa trading pairs meron tayong BTC, Ether, XRP, LTC, BCH, EOS, Ethereum Classic, TRX, BSB, the Bitcoin SB, ADA, Link, and yeah, indices, US Tech, Wall, HSI, R2. So sa commodities, gold, crude, and forex, AUD, USD. So, and guys, bibigyan ka lang ko dito ng ideas on how to trade. So yun guys, yung kanina na 100 USDT user bonus is available yun sa app. So download nyo lang yung applications at doon nyo i-execute yun. So basically, meron naman tong link, no, sa kanilang official website. So basically nasa lower corner yan, ito. So multiple platforms for iOS, Android, Windows, and Mac, no. So pwede niyo i-navigate doon at participate kayo, ito. So 100 USDT bonus, no. Ayun, so sa mga may account naman, bibigyan ko lang kayo dito ng ideas kung paano nag-work to.
meron na tayong mga videos na ibinigay last time, no? So, say for example, trade natin to si BTC. At kung makikita natin, meron tayo dito 100 USDT na din. So, say for example, kung sa tingin natin is pababa si market, yung gagamitin lang natin dito is itong short. So, kung sa tingin naman natin is pataas, basically itong long. So, ito yung time frame niya, naka 1 minute. Pwede natin i-adjust yan hanggang daily, no? So, ito yung daily, ito yung structure ng daily. And then, 5 minutes, ayan. So, kung makikita natin guys, ayan yung chart niya sa 5 minutes. And, pwede natin yan i-adjust, no? So, execute tayo dito ng trades. So, say for example, nasa support yung kanyang price action. So, lalagyan lang natin yan dito. So, pwede natin yan gamitin. Meron na din tayong mga video na inilabas sa ating YouTube channel kung paano gamitin or paano i-determine si support and resistance, yung mga Bollinger Bands, and Fibonacci, Fibonacci extension and retracements. Pwede nyo panoorin yan guys. Lalabas din yan dito sa upper right corner ng video na to. So, ayan. So, say for example, tingin natin is nasa or something like closely sa support area. So, basically, gagamitin lang natin is long. So, ayan guys, it's an ideas lang to, no? It's not guaranteed na pwede mangyari. So, ganito lang yung ideas natin at it's better to have more further research sa end nyo, no? Para mas maintindihan nyo yung trading. So, say for example, naka 4 hours time frame tayo. Ayan, makikita natin. So, basically, kung gusto natin is ma-trigger kagad yung order natin at mag-base dito sa my positions. So, market order lang natin. Pero kung sa tingin natin, pwede pang bumaba yung presyo. So, limit order lang natin at ilagay natin yung trigger price kung saan siya pwedeng tumama. So, say for example, nasa 10.04 yung price actions. Sabihin natin is 10.03. So, ibig sabihin, pag bumaba siya ng 10.03, matitrigger yung ating positions, no? So, itong leverage naman guys, it's basically multiplier to, no? So, 10x, pag tumaas ng 1% yung price actions dito, say for example, tumaas siya ng 1%. Ayan. So, yung magre-reflect dito na profit sa inyong open positions is 10%, no? Kahit 1% lang yung itinaas ng isang price actions. If ever naman na bumaba at nakalong kayo, ibig sabihin, negative 10% or talo kayo ng 10%. So, ganun lang yung explanation. Hanggang pataas yan, 150x. So, medyo risky na yan dito banda, no? So, mataas na yung risk niyan. So, ayan. Say for example, 10x leverage lang muna tayo. And then, execute natin to on market na lang. And ayan, 10x. So, sa available natin, lagay lang natin dito sa margin, no? So, for example, gamitin natin is 10. So, mababawas yan dito sa available natin. And, execute natin to. Confirm. So, yan guys, makikita natin, success na. Nabawas na yung 10. And, naging 90 USDT na lang, no? So, makikita natin, eto. Ayan na yung unrealized PNL natin. Or unrealized profit and loss, no? So, basically, dyan natin makikita kung nag-profit ba tayo or natalo tayo. So, yeah, dito guys, pwede nating i-close yan. Maku-close yan. So, kung gusto natin i-set yung take profit and stop loss natin, click lang natin to. And then, take profit natin kung by ratio, kung 50%, pag tumaas ng 50%, dito makikita natin sa unrealized PNL. Ibig sabihin, matitake profit, makukuha natin yung profit natin, no? Dito naman sa stop loss, palitan lang natin ang buy ratio yan. So, something like, sabihin natin, stop loss tayo ng 20%. So, if ever na makita natin dito sa unrealized PNL natin, is negative 20%, kulay pula. So, matitrigger yan, mas stop out tayo.
at matatalo tayo ng 2 USD and then 5 USD sa take profit, no? So since 10 USD yung ating open positions, eto, so yan yung mga ratio niya, no? So sa price naman, guys, ibig sabihin price ni BTC, ayan, makikita naman natin yan yung mga take profit and stop loss natin, no? Sa ating 10x leverage at yung margin natin is 10 USDT, no? So yeah, feel free to ask questions lang, guys, sa ating comment para mas masagot ko kayo doon kung ano man yung mga katanungan nyo. And yeah, ito, execute na natin to, take profit and then stop loss. So matitrigger lang yan once na ma-reach niya yung price na nakalagay dito. Ayan, ikita natin. So yeah, tap okay lang natin to, guys. Pwede mo naman to i-edit. So kung gusto mo siya i-edit andito. So say for example, gusto mo nang i-take profit, nagkaroon na dito ng positive na unrealized PNL mo. So sabihin natin 10%, so 1 USD. So okay mo lang. And then dito, kung gusto mo naman na agad-agad is ma-take profit, tap close mo lang, guys, no? Tap close lang natin yan. And after that is ma-add na yan dito sa available balance. Please keep an eye lang, guys, na mataas yung risk dito kay leverage trading. So meron dito mga other pairs, indices, commodities, and forex, no? So ayan, makikita natin. So if ever naman na meron ng profit ng inyong account, punta lang kayo sa may assets and then withdraw. So basically pwede mong withdrawin by ERC20, so pwede ding BTC or Ethereum. So yung fees nila is in terms dito sa USDT is yan, maliit lang, 1 USDT. Ito, copy trading, kung gusto mo din i-utilize yung copy trading, pwede mong i-follow itong mga to. And yeah, pakiramdaman mo kung maganda yung copy trade nila or yung results ng kanilang copy trading, no? It's all your own decisions naman, guys, no? So yeah, I think yun lang for today yung gusto kong i-share sa inyo. Kung sa tingin natin is pataas yung market, gagamitin lang natin itong buy long. Kung sa tingin naman natin is pababa si market, tingin natin magdi-decline yung presyo ng isang asset, gagamitin lang natin itong sell short, no? So yeah, basically, guys, feel free to ask questions lang sa ating comment kung meron kayong hindi masyadong naintindihan, and I'll try my best na sagutin nyo, no, dun sa mismong comment section dun. So yeah, yun lang, guys, for today. Maraming salamat sa panonood. Ingat tayong lahat. Bye for now.